habang lumalaki ako, nare-realize ko na, kung ano, yung pamilya pala may ama. May ganun pala. Eh, kasi lumaki ako. Kung ano, hindi pala ganito yan, hindi pala normal to. Tapos, napapansin mo sa mga classmate mo, ba't sila may tatay, ba't ako wala? Paano kaya kapag nawala ang isa sa mga magulang mo? Di mo na siya makakasama pag birthday, New Year, Pasko at graduation. At mas mahirap pag hindi mo alam kung babalik pa siya o kung siya'y buhay pa. Nangyayari ito. May mga taong bigla na lang nawawala dahil sila'y pwersang dinudukot. Ang mga ganitong biktima ng involuntary disappearance ay kilala sa tawag na desaparecidos. Karaniwan, sila'y mga aktivista, unionista, rebelling NPA at iba pang sangkot sa mga gawaing politikal. Ayon kay Congressman Ed Silagman, ang principal author ng Anti-Involuntary Disappearance Act of 2004, ang kadalasang inaakusahan sa pagsasagawa ng pagdukot ay mga ahente ng Estado tulad ng pulis at militar. Simula nga yung panahon ni Marcos hanggang sa panahon ngayon, ay marami pa nga na document na involuntary disappearance. At ito hindi lang din sa Pilipinas, ito ay sa buong mundo. Ayon sa non-government organization na Find of Families of Victims of Involuntary Disappearance, 1,118 ang desaparecidos mula panahon ni Marcos hanggang ngayon. Sa mga ito, 1,106 ang nawawala pa rin, 357 ang nakita ulit na buhay, samantalang 246 ang nakita pa ngunit patay na. Simulation team, natawag. Okay. Tapos siyempre, gunshot wounds, minsan yung sinasaksak sila, pinapalo, yan. Saka strangulation, saka pinaputulan sila ng ulo. Mahirap isipin kung ano ang nararamdaman ng isang pamilyang nalalagay sa ganitong sitwasyon. Sinubukan kong maunawaan sa pamamagitan ng mga kwento ni Lenny, anak ng isang desaparecido. 12 gulang lang siya nang nawala ang kanyang ama. May 2 motorsiklo yung humahabol sa kanya, tapos aside from that, meron pang mga civilian na humahabol talaga sa kanya. So right after that, nung may nalaman niya may humahabol sa kanya, sumakay agad siya ng jeep. Ang kaso, naharang sila ng motor. So wala siyang nagawa, hindi sumama. Tapos dinala siya sa van. Mapalad pa si Lenny dahil pagkalipas ng ilang buwan ay natagpuang buhay ang kanyang ama. Samantalang, ang ama ni na Edson at Kiel, 18 nang nawawalay, wala pa rin silang balita. Meron pong isang kaibigan si Papa na dumating sa bahay nila mga madaling araw. Tapos, lumabas sila ng bahay, nagkwentuhan. Tapos, makalipas yung ilang minuto, bumalik sila sa bahay, tapos nagpaalam kay mama, nabibili lang daw ng dyaryo. Walking distance lang, may gasoline station doon. Tapos yun, merong umarang sa kanilang isang sasakyan, na Volkswagen. Kulay black, walang plate number. Tapos yun, doon na sila para sa sinakay. Una nilapitan yung mama nung time na yun, mga kamag-anak. Tapos sumunod, siguro sa mga presinto. Ultimo nga yung yung pulube. Tapos yun, tingnan ni mama yung mga pulube na baka inisip niya baka si Papa yun, siraan ng ulo. Tulad ng ama ni Lenin, pinagdududahang tagapag-organisa ng mga gawaing laban sa gobyerno ang ama ni na Edson. Pero dahil napakabata pa nila nang nawala ang kanilang amay, di naman nila agad lubusang nauunawaan na maaring politikal ang dahilan ng kanyang pagkawala. Noong time na yun, pa ako, 4 gulang pa lang ako noon. Pero lumilipas yung time na naiintindihan mo na yung mga bagay-bagay na, uy, ganda, wala pala si Papa. Kulang, ganyan. Tapos, napapansin mo sa mga classmate mo, ba't sila may tatay, ba't ako wala? Tapos, nandiyan yung mga, yung time na nagtatanong yung mga kaibigan mo, mga classmate mo, wala sa tatay mo. Siguro, ang tatay mo, may asawa na mo. Habang lumalaki ako, nare-realize ko na, kung yung pamilya pala may ama. Eh, ganun pala. Eh, kasi lumaki ako. Kung hindi pala ganito yan, hindi pala normal ito. Malaki ang naging epekto ng pagkawala ng kanilang ama sa kanilang buhay. Financially,
Tapos ayun na, yung pagkukulang sa ama. Masyadong, ayun, kulang sa pag-aarugata. Una sa ano, sa emotional. Tapos sumunod siguro sa psychological. Yung trauma kasi masyadong ano eh, masyadong mahirap. That time, graduating ako ng elementary. Wala akong matay ng graduation ng office. Wala father ko, wala mother ko. Ballpen at lapis ang sandigan ni Edson pag nalulungkot siya at naalala niya ang kanyang ama. Kasi may time na ano, minsan mag-isa ako. Tapos yun, parang na-inspire akong gumawa ng ano, sa mga short story. O kaya minsan, ano, may time na mag-drawing lang. Yung mga naisip ko lang para ano, madibang. Sa ganitong mga gawain na inoorganisa ng mga NGO na tulad ng FINE at Samahan ng Anak ng Mga Desaparecidos, natutulungan ang mga kabataang tulad na Nakiel na malagpasan ang tromang kanilang dinadanas. At hindi lang mga NGO ang tumutulong sa mga pamilya ng mga nawawala. Kasalukuyang pinag-aaralan sa Kongreso ang House Bill No. 11 na sinumite ni Congressman Lagman. Kapag ito'y naaprubahan, hindi tuturing na tulad lamang ng kidnapping at involuntary detention ang involuntary disappearance. Umaasa ang mga anak ng mga desaparecidos na makakatulong ang iminungkahing batas na ito. Ayoko mang malos ng hope, pero sana yung mga congressman naman, maisip naman nila yung situation namin. Situation iba pang mga kagaya namin victims. May stop na yun. Yeah. Hindi sa appearance. Siguro ano, sa amin, ano, titigil na sa amin siguro. Tama na yung, ano, yung kami na lang. Ayaw na namin iparana sa iba na ganito may disappearance pa. Sa pagkawala ng magulang, hindi lang ang kanyang personal na kinabukasan ang nakokompromiso, kundi pati na rin ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Hindi man tuluyang mapipigilan ang pagkakaroon ng desaparecidos, sana'y maging matapang malang tayo sa paggawa ng maliliit na akbang. Tulad ng Involuntary Disappearance Bill, sana kahit paano'y masimulan natin ang pagbabago. Kalinisan ay mahalaga para sa kalusugan at ang kalusugan ay kayamanang dapat pahalagahan. Ang KNN ay hatid sa inyo ng UNICEF.